So ito guys yung gym na kung saan nagdadaos tayo ng event. Yan, dito nakalagay yung aking mini sound system. Ito yung gym na kung saan nagdadaos tayo ng event, nirerentahan yung ating mini sound system. So meron guys tayong yung module, yung ongoing module natin na 12 XLR, 6 na input at 6 na output. So ongoing guys yun, ongoing, ginagawang pa natin ang final block diagram niya. Yun ay gagamitan natin ng equalizer at crossover. Doon ang ginagamit yung mga processor. Ito na yung pinakamahabang module ng Cebu. Yung nauna nating vlog, pambahay lang yung guys, bali mono lang siya at unbalanced. Ngayon itong gagawin natin, i-balance na siya. Lahat ng connection ng pin, meron na siyang mga wirings at capacitor at resistor. So ipapakita natin guys yung block diagram nating ongoing na ginagawa natin at ma-share na natin sa ating mga may gustong gumawa. So shout out dun sa mga subscribers nating nakakataba ng puso ng mga nagbibigay ng mga positive comments. Thank you so much guys at ginaganahan tayo mag-vlog. Shout out lahat sa inyong lahat. So ito guys yung aking mini sound system So meron akong tatlong mid dyan. Yan, mga DIY natin yan guys. Ito yung aking dalawang sub, yung sa ilalim. Ito yung dalawang sub. So dito natin gagamitin yung ongoing nating ginagawang module. Ongoing pa lang ito guys . Hindi pa natin ito na ipa-final. So abangan na lang natin. So bale dito, and then ito yung output niya. Itong output niyang ito ay dadalhin niya naman sa equalizer. Ngayon yung output ng equalizer naka-input naman dito sa dalawa. At ngayon itong output naman ng equalizer papuntang crossover. Yan crossover. Ngayon, yung output naman ng crossover, ito na yung final papuntang amplifier. Ayan guys, medyo nakakalito pero pag nagawa natin yan, sigurado yung bass mo talagang parang malalaglag ang iyong puso. Ulitin natin guys . Ito yung input galing sa ating mixer. Ang ginagamit niyan guys . Hindi yung sa min out ng mixer. Ang ginagamit diyan ng taga Cebu at saka Iloilo ay yung aux out. Aux out. Input mula mixer. And then yung output niya, ito lalagyan natin ng XLR papunta ngayon sa equalizer. Input 'yan, output papuntang equalizer. Ngayon, yung output ng equalizer, naka-in naman dito. Yung sa dalawang input. Siyempre, may output yun. Itong output niya, papunta naman sa crossover. Yan, sa crossover. Sa low. Low. Ngayon, yung output ng crossover, ito na. And then, final, papuntang amplifier. Ayan. Ongoing to guys . Ipa-final pa natin yan. So, meron din yan. Oops. Ito, mula lang dyan sa diagram na yan. Na napakaliit ng diagram. Nagkaroon siya ng 12 XLR. Ayan. Meron din tayo legend na nilagay . Ibig sabihin ng ganun, yan, yung may tuldok niyan na naka-cross, connected siya. Ito, not connected. Ayan. Yan yung ground, signal, at yung cold. So, balance na to guys. Balance. Hindi na siya unbalance. Balance. Ayan, ongoing yan guys. Abangan natin to guys. So, medyo matagal lang talaga ang pag-final ng block diagram. Block diagram ang tawag dito guys . Hindi yung block na itim . Yung block, ibig sabihin yung kudra-kudrado siya. Ayan, kudra-kudrado. Block diagram. Ayan.
Pero yung kanyang original diagram, ito. Yan, yung nauna nating video guys, no, unbalanced yun dahil yung pin 1, 2 and 3, ay yung 1 and 3, naka-short. Dito, lahat ng pin niya, meron siyang connection. Ayan o. Individual connection. Ayan, papainal pa natin yan guys. Sigurado maraming nag-aabang nito. So, shout out nga pala dun sa mga viewers natin na nakakataba ng puso, no, na nagko-comment ng positive. So, ginaganahan tayo sa pagbablog. Salamat po guys. Salamat subscribers dun sa mga nagko-comment na napakagandang comment. Shout out sa inyong lahat guys. Ayan o, abangan natin to guys. Kasi maybe next week, magagawa na natin to at mai-share na natin. Thank you so much. Abangan guys.